Good morning mga palangga. Good morning, good morning, good morning. Blessed Monday po sa lahat. Today is October 10. Birthday po yung aking pangalawang anak ngayon na si Patrick. Yung pinaka-special sa amin. Yung binigyan ni Lord ng second life na. Thank you Lord. Gusto ko pong isigaw dito sa aking channel sa buong mundo. Thank you Jesus dahil binigyan mo naman ulit ng isang panibagong taon. Dinagdagan mo naman ng isang panibagong taon ang buhay ng aking anak na si Patrick. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for this day. Tayo po ay magpatuloy sa pag-preaching at mangaral at magbasa ng verse. Magbasa po tayo ng mensahe ng Lord at pinapaabot ng Lord para sa atin lahat. Hallelujah, Jesus. Thank you for this morning dahil ginising mo ulit kami at binigyan ng panibagong araw, panibagong lakas. Thank you, Lord. Walang saysay ang aming buhay, Panginoon, kung kami ay hiwalay sa iyo. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Linisin mo po ang aming puso, Ama, upang malaya na makatawag at makalapit sa iyong paanan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may lang ng lahat at ikaw ang Diyos na nakakita ng aming mga ginagawa. Kahit sa ang sulok man po kami naroon, ay andyan ka po, Ama. Thank you, Jesus. Salamat po sa pagmamahal sa araw-araw na ikaw po hindi nagsawang gisingin po kami, Panginoon. Lord, sa mga kapwa OFW ko, Panginoon, ingatan mo po sila kahit saan man po sila ngayon naroon. Ganon din po ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Ingatan mo po ang lahat ng pagpapala, papurit, pagsamba, ay ibinabalik po namin sa iyo, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. For this morning, mga palangga, tayo po ay magbigay na naman ng isang verse. Ang ating verse po ay makikita sa Lucas 18:37. Basahin natin ang Biblia. Lucas 18:37. Sa lungsod ding yun, ay may isang byuda lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit ng matagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yun. Ngayon, pagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga nagmamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila, kaya'y paghihintay niya ng matagal. Amen. Dito po sa talatang ito, mga palangga, na kahit na ang hukom na masama ay mauubos yung kanyang pasensya. Ibibigay niya yung kung ano yung hiningi ng kanyang aplikante or kanyang ano ba tawag dyan sa ano? Yung, di ba, judge o ibibigay niya yung katarungan. Tayo pa kaya na araw at gabi na lumalapit sa Lord kung ano po yung ating hinihingi, ibibigay din po yan ng Panginoon. Kaya, don't stop prayer. Don't stop praying, 'di ba? Sabi pa nga sa 1 Thessalonica 5:17. Huwag po tayong magtigil sa panalangin. Magsipanalangin na walang patid. Don't stop praying. Dito mababasa natin ang ating topic, guys, is about persistent hope. Dati ko na 'tong binigay sa iyo pero hindi ko nabasa lahat. Sa topic na ito, ang pinakahalimbawa dito ang balo na pursiging humingi ng hustisya sa hukom na masama, tuloy-tuloy siyang humingi ng hustisya sa hukom, kaya nakulitan ang hukom at binigyan nga siya ng hustisya, ang Diyos pa na matuwid kapag tayo'y patuloy na mag-pray sa ating hinaing, di siya mag-atubiling ibigay. Amen. Di natin nakikita ang Diyos, ngunit nakikita ng kamay ng Diyos at kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay.
Amen po. Kung ikaw ay naniniwala at inaksip mo po ang ating Panginoong Jesus, meron kang faith or tiwala sa puso. Kahit hindi mo po nakikita ang Panginoon, pero nararamdaman mo po ang kanyang grasya. God is always with us. Hindi po natin nakikita ang Diyos, pero andyan lang siya kasama natin. Hindi po tayo nag-iisa. Pero ang tao kasi yung paniniwala nila is see is to believe. Sa Bible naman, kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, pero nararamdaman mo po ang kanyang grasya. Dahil meron siya mga tao na hipuin at gagawing instrument kung meron ka pong hinihingi. Dahil ang ating Panginoon pa'y Holy Spirit, kahit sa ang sulok man po tayo ng mundo, naroroon, nakikita ng Diyos ang ating ginagawa. Wala po tayong mailihim at wala din po tayong maitago sa harapan ng Diyos. Kaya don't stop praying kung may hinhingi ka sa Panginoon. Don't stop praying. Tandaan po natin yan. Araw at gabi, basahin ang banal na salita ng Diyos. Prayer. Magbasa ng verse. Meditate the words of God. Intindihin po natin ang bawat bersikulo na ipinapahayag. Kaya dito sa aking Lucas, sa verse ko na binigay ngayon is Lucas 18:3 versikulo 7. Dito sa paano ipakita ang ating pag-asa. Always po tayo mayroong pag-asa pag tayo ay naniniwala sa Diyos. Amen po ba? Paano daw makikita ang ating pag-asa? Una, huwag magsawa sa paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen. Ang Diyos talaga ang nagbibigay ng pag-asa. Always think positive, mga palangga. Always think positive. Dahil isa po tayong Kristiyano, positibo po yung ating iniisip, hindi po negatibo, mga palangga. Ating basahin dito sa una, sa katapusan na tatapusin ng Diyos ang sinimulan niya sa atin. Amen. Di ba? Napakaganda po ng kanyang Dito sa topic na to is meron siyang tatlong talata at meron din siyang tatlong halimbawa dito na huwag magsawa sa paglilingkod natin sa Diyos. Ang pangalawa, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tapos sa pangatlo is tatapusin ng Diyos ang sinimulan niya sa atin. Ang haba na ng ating mga palangga. Ang mga ginagawa natin sa Diyos, dapat magpatuloy. Huwag tayong panghinaan, mawala ng panahon. Maging excited tayo sa di tama. Nahat tayo sa Diyos. Tapos, kalaunan mawala. Bakit? Lahat naman ng ating mga ginawa, aanihin natin basta huwag tayong tumigil. Ang titingnan kasi ng Diyos sa kanyang hukom ay yung dulo ng ating buhay. Amen. Tayo ay magbasa ng Biblia. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon. Tayo ay aani. Kung hindi tayo magsasawa, Galatia 6:9. Ayan, di ba? Hindi po tayo magsawa sa paglingkod sa Panginoon dahil meron po yung reward. Basahin po natin sa Galatia 6:9. Tulad ng pag-aaral, kung tayo sobrang masigasig sa pag-aaral sa elementary at high school, tapos sa private pa, hindi, pagdating ng college, wala nang di seryoso, tinatamad na mag-aral, paano na lang? Hindi na tayo makagraduate niyan. Kaya patuloy po tayo sa paglingkod sa Diyos araw-araw. Dapat every morning, lumilibil up po ang ating tiwala sa Diyos. Nag-grow po tayo bilang isang Kristiyano. Excited po tayo sa ating pagising. Dahil sa isang araw na naman, may panibagong magaganap sa ating buhay. Amen? Always po tayo excited. Excited po tayo sa pagising natin sa umaga. Pasalamatan. Pasalamatan ang Panginoon. Every morning, mag-level up po tayo, mga palangga. Kung sa mga gluta tayo niya, nag-glow. Kasi lalong gumaganda dahil nag-gluta tayo. Diba? Sa Panginoon, ganun din po tayo.
ang Diyos ang nagbibigay sa atin puspuso nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa at nawa pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan sa pamagitan ng iyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13. Puspusin tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya wag po tayong magsawang maglingkod sa Diyos. 'Di ba sabi pang asa kanta, "We will serve the Lord. No one can depend us." 'Di ba ang ganda ng kanta na 'yan? Ang Diyos ang pinagmula ng pag-asa. Malamang kung nasa Diyos tayo, di tayo mawawala ng pag-asa. Makita natin kahit ang tagal magbago ng ating mga mahal sa buhay, di pa rin natin sinusukuan. Amen. Isa din po yan sa mga hiling ko, yung aking mga kapatid na makilala nila po, pamilya ko, na makilala po nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya, iyan po ang pinaka-ano ko na, nagsishare po ako ng ano, pero yung mga kapatid ko, sa ano pa sila, kailan, ayan, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa aking mga kapatid. Pinipray ko yan na magbigay si Lord ng isang instrumento sa kanila na pumunta sa kanilang bahay, ayan, mag-share ng mensahe ng Diyos na makilala nila ang Panginoon. Hindi na ako personal kasi malayo kami sa isa't isa. May iba siyang kunin, may iba siyang tao na gawing instrumento para makilala po ang ating pamilya. Huwag po tayong sumuko sa pag-prayer. Diba sabi sa 1 Thessalonica 5:17, always ko yan na-remind, huwag magtigil sa panalangin mga palangga. Don't stop prayer. Prayer, prayer, prayer. Prayer is a powerful. Pinaka-powerful ang prayer. Basta ikaw po ay naniniwala at taimtim na sumusuko at nagsusurrender sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ang lahat posible. Lucas 1:37. Lahat posible, walang imposible. Kung sa tao ay iniisip nila imposible mangyari yan, pero sa Panginoon, walang imposible. Reminder po yan sa atin lahat. Walang imposible sa Diyos. Ang lahat posible. Dahil ako, yan po na palagi kong sinisigaw sa aking channel, na don't stop praying. Meditate the words of God sa kabila ng mga pagsubok. Nag-worship at nagpapasalamat ka pa rin sa Lord. Isipin po natin ang 2 taon na pandemya. Hanggang ngayon, meron pa. But, God bless us all. Andito pa rin tayo sa mundong ibabaw. Dahil, meron pa po tayong tungkulin. Hindi pa po natapos yung ating tungkulin dito sa mundong ibabaw. Kaya, andito pa tayo. Bakit hanggang ngayon buhay pa tayo? Dahil, may ibibigay pa si Lord na tungkulin para sa'yo. Baka hindi mo pa alam kung ano yung tungkulin mo. Kaya, don't stop praying. Kung hindi mo pa na-accept yung personal and savior ng ating Panginoon, i-accept mo na po sa iyong buhay. Hindi bukas, sa sunod na mga araw, sa sunod na taon, sa sunod na mga buwan, kundi ngayon na, please accept Jesus as personal and savior. Ay hanggang dito na lang po ang aking verse of the day, Lucas 18:3. Yan, hanggang dito na lang guys. Bye! Jesus loves you!